guys, it's me Jun and welcome back to my channel or welcome if baguhan ka pa lang dito at huwag mong kalimutan mag-subscribe dyan. Click mo na lang din yung notification bell para updated ka sa mga upcoming na mga videos ko. Char, thank you in advance. Well, anyway, for today's video, ibabahay ko sa inyo yung mga iba't ibang uri ng mga chismosa. Alam ko naman na kilalang-kilala natin itong mga taong to. We can see them anywhere, everywhere. Nagkakalat ang mga taong to. Kasi ito yung mga taong tinatawag natin isa nga mga CCTV camera. Hindi na natin kailangan itong mag-install ng literal na CCTV. Kasi literal, marami tayong CCTV camera sa kapitbahay. Ito yung mga taong tawagin nga natin chismosa. Baka ikaw yun, baka ako yun, baka ikaw yung pinagsisisa nila. Ewan ko, malay natin. Pero ngayon, ibabahay ko sa iyo yung mga limang uri lang, yung mga naisip ko na chismosa, na ganito yung mga taong to. Kasi alam nyo, itong mga taong to, ito yung mga taong walang magawa sa buhay. Siguro, ikakasaya, ikakaligaya siguro nila na manira ng ibang tao. Ito yung mga tao pang hinuhusgahan ka nila kaagad kahit hindi naman nila alam yung mga tunay na pangyayari, kung ano ba ang nangyari talaga, yung parang judgmental. Kasi itong mga taong to, ito talaga yung mga taong masasabi kung wala talagang magawa sa buhay. So, ano pang inaantay natin? So, ibabahay ko na sa iyo yung mga limang uri ng chismosa number one. Wow, may number one talaga. So, ito yung mga chismosa na tawagin natin feeling close. Di ba, may mga taong ganun na kahit hindi naman kayo ganun ka-close, as in, pag-feeling close, yung tinatanong niya yung personal info mo, yung tungkol-tungkol sa buhay, pero hindi naman kayo close. Di ba may mga taong ganun? Naka-experience ba kayo ng ganun na tinatanong niya kung ano na ba, ganito, ganun, ano na bang narating mo sa buhay, ano bang pinagagawa mo, lahat-lahat ng mga personal question ay tinatanong niya. Eh, kung iisipin mo, hindi naman kayo close, di ba? So, feeling close, tapos yun pala, ang motive lang pala ng tao na to is gusto ka lang niyang hanapan ng butas para siraan ka niya sa ibang tao. So, number two. Ito yung mga chismosa na tawagin natin bitter, as in bitter. Kasi ito yung mga tao na inggitera, sinisiraan kanila para sa ikaliligaya nila at ikagagaan ng loob nila. Yung parang nagkakalat sila ng mga maling balita sa iba't ibang tao. Tapos, di ba, pag ang chismis kumalat, syempre, ikaw as a person na sinisiraan niya, ikaw na yung masama sa mata ng mga tao. Pero kung na-experience mo yan ganyan at alam mo naman sa sarili na hindi totoo yun, ako, ang masasabi ko lang, huwag mo nang i-stress yourself mo sa mga ganyan. Paniwalaan nilang gusto nilang paniwalaan na narinig nila. As long as alam mo sa sarili mo kung ano ka, wala kang tinatapakang tao, wala kang sinisira ang tao, huwag mo na silang pansinin. Kasi kung didibdibin mo yung mga ganong tao, masistress ka, ikaw lang din yung parang madidepress ka lang sa mga ganong tao, kaya hayaan mo sila. Kasi pag nadepress ka, ganun, talo ka. Kasi yun yung gusto nilang mangyari, yung matalo ka. Kasi yun yung ikasasayan, yun yung ikaliligaya nila, siniraan ka nila para ma-depress ka. Pero porke na lang kung totoo talaga. Pero kung hindi naman talaga alam mo sa sarili mo na honest ka, kung malinis yung intention mo, wala kang ginagawa sa last, then we are good with that. Don't bother yourself to explain to them everything. Ganun akong tao kasi positive side lang tayo. Huwag tayo sa negative. Okay? Chismosa number 3. Ito yung chismosa na tawagan na lang natin ratatat. Parang ganun. Kasi ito yung chismosa na walang sinasanto. Makamag-anak man, kaibigan, lahat ng tao nakapaligid sa kanya. Kaya kung may tao kang kilala na ganito, huwag mo siyang pagkatiwalaan. Kasi pag may sinabi ka sa kanya, hindi niya talaga kaya itawa yung sikreto niyan. Kahit sabihin mo pa sa kanya, satin-satin lang to, huwag mo sabihin sa iba. Oh, sige, satin lang to, ano ba yung ganun? Pero, ikakalat niya yan. Kasi toxic kasi yung taong ganyan eh. Yung lahat naman talaga ng chismosa, toxic naman talaga sila sa mundo. Iinis talaga ako sa mga taong ganyan. Pero alam niyo, kung may kilala kayong taong ganyan, at alam niyo naman sa sarili niyo na ganyan siyang tao na hindi siya mapagkakatiwalaan, hindi mo siya masabihan ng secret, so better, wag mo na lang sabihin sa kanya kung
doon ka nalang pumunta sa tao na pinagkakatiwalaan mo talaga. Mm-mm, kasi masisira. Alam mo naman in the first place na ganyan siya, subat mo pa sa sabihin. Diba? So iwasan natin yung mga taong ganyan na ratatat na ratatat. Patatinga ka mag-anak niya, sinisiraan pa, ikaw pa na kaibigan pa niya. Kaibigan lang niya, diba? So, chismosa number 4. Ito yung chismosa na nakikisingit sa usapan ng may usapan para lang makakuha ng information about kung sino man yung tao na ginagagalitan niya. Parang ganun. Kasi hindi naman siya kasali sa usapan, sumisingit. Alam ko, may taong ganyan, maraming ganyan niya. Para bang kinukuha niya yung mga information tungkol sa'yo. Tapos, yun yung way na para siraan ka, diba? Yung posisero. From the word itself, posisero. Marami. Number 5, tawagin natin itong makabagong chismosa. Wow! 21st century na mga chismosa. Diba, nag-upgrade na din yung mga chismosa. Well, bakit ba sinasabing makabago? Kasi ito yung mga chismosa na sinisiraan ka nila sa social media. Alam ko marami sa inyo siguro nakakaranas nito na parang may conflict kayo. Tapos, basta yung hindi nalang usap-usapan sa kapitbahay or sa paligid mo yung paninira sa'yo. Parang pinupost niya sa social media, lahat ng social media, di ba? Kung sa social media na, marami nakakabasa nun, di ba? So ano nalang sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo? At ang mga tangin naman nila alam kung ano talaga yung pangyayari. Alam niyo man, pag chismis, madaling kumalat. Yun, yung ibang, di ba? Hindi naman lahat ng tao na nahuhusga agad, pero kadalasan talaga judgmental. So, ayun, nakakatakot lang kasi, di ba, parang dun kanya sinisiraan sa social media. Social media, maraming taong makakabasa nun. Tapos ano, ganun, sinisiraan niya. So, wala lang talaga silang magawa sa buhay. Iwan ko, ba't may mga tao talagang ganyan na parang tas silang siraan yung isang tao para lang sa sarili nilang kaligayan. Ewan ko, ikinaliligaya nila yun. Yung naninira sila ng ibang tao. May ganun pala. So, anyway guys, yun lang naman yung mga naisip ko ng uwi ng mga chismosa. Alam ko marami pang uwi ng mga chismosa. So, kung may iba't iba pa kayong naranasan ng mga chismosa sa buhay nyo, pwede nyo i-comment dyan sa baba kung ano pa yung iba't ibang uri ng chismosa na na-encounter nyo sa life nyo. You can comment down below para naman mabasa ng iba, mabasa ko na may ganun pa rin pala. So, guys, thank you for watching this video. I hope you enjoy this. And sana naman nakarelate din naman kayo ng konti. So, thank you for watching this. Bye!